galing po sa amin ni Ashley. Opo, totoo po nakagusto ako sa kanya, pero we made things clear naman na yung kung gaano namin kagusto ng isa't isa, hindi naman po yung umabot sa punto na parang sobrang bigat na po yung naramdaman. Parang admire lang po. Tsaka kami ni Ashley, after nangyari yung mga bagay na yun sa bahay or sa camp, close friends pa naman rin kami, tsaka hindi naman po kami awkward. Tsaka ngayon sa labas, parang ano pa rin kami, swak lang, friends pa rin po kami, tsaka wala talagang sama ng loob na nangyari po. Thank you. Thank you. I have another question for Jim. Apa? I remember you kasi from The Voice. Yes. When you sang Mahirap Magmahal ng Shot ng Iba sa blind auditions. Yes. I was just wondering, bakit sa PBB ka sumali and not another reality, another music-oriented reality show like maybe Idol Philippines or something? Yes po. Even before po kasi ako, kumbaga na-discover ko na kaya kong kumanta or tumugtog, sinasubaybayan ko na po yung PBB before, parang mga 7 years old, ganun po. And ever since po, parang marami akong questions about sa PBB. And dahil sa mga questions na yun, dun po nag-start yung dream ko na makapasok. So, kumbaga po, nauna lang yung isa kong dream na magpasok sa The Voice. And nung nagka-opportunity po na sa PBB naman, eh ayun po, tinry ko po ulit. Yung song that you wrote inside the house, yung Can't Get Out, anong balak mong gawin doon? Do you want, or may plans ba to record a studio version of it? Or ano bang next steps mo in terms of music? Ayun po, nakapag-usap na po kami niyan nila Mama Bear po and yung sa Star Pop po or Star Music na i-re-record po siya. Wow! Congrats! I think we've basta meron po akong kaduet na girl kasi po originally duet po talaga siya. And yun, abangan na lang po natin if, kung kailan po siya marirelease. Thank you. Thank you po. Congrats, Jeff. We'd like to acknowledge the presence of our business unit heads. We also have Mr. Marcos Binuya. At syempre, the ever durable Mama Bear, si Miss Cynthia Jordan. Hi, Mama Bear. Hi, Sir Marcos! Kasama rin po natin ang head ng Corporate Communications, ang Richard Yap ng Corcom. Walang iba kundi si Mr. Cage! Hi, Sir Cage! Yeah. Our next question will come from Jude Cartalaba of Uniquely Pinoy. Go, Jude! Hi, good afternoon. Ang ROTC, babalik na. So, any one of you would be going to college. Anong stand ninyo? Are you willing to enlist if you're going to, nice, alam yun, go to college? Bali, part na siya ng school requirement. Kasama na ng curriculum. Let's start with Lance. Officially, ano na po talaga siya. Siguro ang stand ko sa ROTC, may magandang effect na po siya sa mga students kasi kahit pa paano, marami talagang bagay na unexpected na darating like wars and stuff like that. Lalo na po na nangyari sa amin din, like yung sa Marawi crisis mo. Even ako from Davao, kahit yung night market bombing po na nangyari sa amin nun. So, talagang di mo talaga ma-expect ano yung mga mangyayari. Kaya, mas better na prepared po tayo. So, yun. Stand ko po sa ROTC. ROTC is talagang ano naman po ako. Sangayon naman po ako sa idea ng ROTC. ROTC po. Shay Chi? Reserve officer. Para sa akin po, kailangan din po sa Pilipinas po yun dahil talagang bukod pa po sa ano sa training, matutunan din po natin yung lalo-lalo na po yung mga kabataan, yung mga manners po, mga disiplina. Kaya para sa akin po talagang kailangan po ibalik po para yun po, para po sa mga yun po, manners, disiplina, at para po sa kalusugan po, po ganun po. MJ? At para sa akin naman po, sangayon po. Kasi po, malaki po na maitutulong ng, yan po, ROTC.
Right? Yeah, 2 years. Right? Yes. Yeah po, malaki rin po yung may tutulong yan kasi po, sa ngayon po, sa panahon po ngayon, yun po sabi po ni Lance na pwede, marami pong pwedeng mangyari, di po natin alam, kaya po mas maganda po kung may pinag-aralan tayo about yan. Kaya po, for me, I'm so very, very sangayon. Mitch? Like Shuichi said kanina, like parang our generation is lacking of discipline and manners, so it's better if we have the subject ROTC para may disiplina naman ng generation namin para matutuon nila na parang ganun manners discipline. Okay. Ako po talaga sangayon na sangayon po ako sa ganyang ROTC kasi po ngayon sa generation po namin, so talagang social media po talaga kami ngayon, then talagang internet, computer, so halos lahat mata na lang ay computer na lang yung natututunan. So mas maigi na po yung may natutunan kami sa mga kumbaga po pang-defense na rin sa mga taong nagbabalak na masama sa amin, lalo na po dito sa Philippines, kaya kailangan po natin yan, kaya talagang sangayon po talaga ako dyan. Jem? Ano si Pedro? Ako po ano rin, sangayon po kasi hindi ko po siya na-experience, and yung mga ate ko na-experience nila at kuya, parang yan sinasabi nila na yung mga positive effect nga niya po sa isang tao na magiging disiplinado, matututong gumalang, hindi lang po dun sa pag-training, parang ma-apply po kasi talaga sa totoong buhay. And yun na rin po, para hindi naman po sana mangyari, if ever man, di ba po, meron po may background kung paano protektahan yung bansa natin. Yun po. And recently, di ba,